Sabi nga nila, nagtatapos ang riding journey ng isang tao sa pagkakaroon ng isang adventure bike. Ang isa pang term nga nila dito ay retirement bike. Ano ba ang dahilan kung bakit pag nasa adulting stage ka na, mas prepare na nila ang mga ganitong klaseng motor? Yun ay dahil sa much better na comfortability na naibibigay nito sa rider compare sa mga sporty or naked bike. Siyempre, pag naka-adventure bike ka na, magagamit mo ito bilang pang all-around. Mas relax gamitin at pwede sa road or off-road na kalsada. Unlike sa ibang motor na bukod sa masakit sa katawan, limitado lang din ang mga kalsada na pwede nitong ma-access. Kaya kadalasan, mas malimit nyo din makita sa daan ang GS1250R ng BMW or ang Multistrada ng Ducati. Pero hindi natin maikakaila na mahal talaga ang dalawang motor na to. Actually, hindi naman talaga sila mahal, hindi lang natin sila afford. Yan ang tamang term, dahil tama lang talaga ang halaga nila para sa kayang i-offer ng dalawang motor na to. Paano kung sabihin ko sa'yo na may adventure bike ngayon na paparating sa Pinas na bukod sa pwede sa expressway, capable din siya sa kung anong kayang gawin ng ibang adventure bike dyan. Bukod doon, affordable din ang kanyang presyo. Matapos ngang i-anunsyo ng Zhongshan Philippines na dadalhin na rin nila sa Pinas ang kanilang bagong 400cc sports bike, agad na rin nilang pinost sa kanilang FB page na kasabay na rin nilang dadalhin ang kanilang bagong adventure bike na RX401. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa at ating pag-usapan ang bagong salta sa motorcycle market, dahil after nyong mapanood ang video na to, I'm sure na magkaka-interest kayo sa motor na to. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga tropa natin na laging nakasubaybay. Special thanks kina Jonathan Bersilia, Herbert De Los Santos, Christian Makiling, Junmar Pajardo Este Aspasio, Melvin Lumapag, Jasper Hano, Bike Tayo, at Jericho Dizon. I hope lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Basically, ang RX401 ay ang mas pina-improve na version ng RX3. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung 250cc adventure bike ng Motorstar. Pero this time si Rusi na nga muna ang magdadala ng RX401 sa Pinas. At ang matibay na pruweba nga dito ay ang pagkaka-hashtag ng Zhongshan sa Rusi. Naisip nga ni Zhongshan na iangat na sa 400cc ang bago nilang adventure bike. Nang sa ganon, kapag nasa Pinas na ito, hindi na tayo makakarinig ng reklamo na dapat ginawa na lang nilang 400cc para pasok sa expressway. Kaya't heto, ang kanilang bagong engine na TC400 ang kinabit nila sa RX401 na kayang mag-produce ng 45 horsepower at 37 Nm of torque. Para ma-visualize nyo ang power nito, kaya nitong sumagad sa 160 km/h, pero nakadepende rin to minsan sa weight ng hinete. Hindi mo pwedeng ikumpara ang power nito sa RC401 dahil nakadisenyo talaga ang motor na to bilang pang chill ride. Siyempre, mas bulky ito, mataas at malapad, kaya malaking kabawasan ito sa air resistant ng RX401. Wala man itong power sa dulo, asahan mo na maibubuga naman ito pagdating sa arangkada. Dahil sa kanyang 37 Nm of torque, kaya nitong ma-hit ang 100 kph in just 6 seconds. Again, kung power ang hinahanap mo o pang racing-racing, dapat sports bike or naked bike ang kunin mo. Pero kung comfort at reliability, yan ang pwedeng i-offer sa'yo ng RX401. As you can see, nakadesign din ang motor na to bilang pang-touring dahil pwede mo din itong kargahan ng tatlong storage box sa likod. And when it comes naman sa looks, hindi natin maitatanggi na hawigin din ito sa GS1250 ng BMW dahil sa kanyang mahabang tuka. Meron na rin itong crash guard sa magkabilang gilid bilang proteksyon sa RX401 dahil alam ng Zhongshan na mataas ang tsansa na matumba mo ito sa daan dahil nakadesenyo din ito para gamitin sa off-road na kalsada. Kung titingnan mo ang RX401, very huge talaga ang kanyang structure at mukhang kakailanganin mo talaga ng enough na experience para imaneho ang motor na to. Pero kung gagawin mo ito bilang first big bike mo, masasabi ko na pwede pa rin naman dahil 400cc lang naman ang kanyang engine. Kaya I'm sure na hindi ka ma-overpower kahit baguhan ka compare sa mga 600cc at 1000cc na adventure bike. Isa pa, Pinoy friendly din ang kanyang upuan. Very unusual nga sa motor na makitang mababa ang seat height ng isang adventure bike dahil kadalasan dapat mataas ito, nang sa ganon ay mataas din ang kanyang ground clearance. Pero sa RX401 magiging madali lang ang lahat para sa mga Pinoy dahil sa kanyang low seat height. Ang isa pang ang bagay na may enjoy mo sa motor na to ay ang kanyang malapad na TFT display na parang iPad.
Full colored na rin ito at kitang kita mo dito ang lahat ng info na kailangan mo sa RX401 katulad ng tire pressure, temperature, trip meter at iba pang electronics na nakapaloob sa motor na to. Meron na rin itong USB port just in case na malobat ang cellphone mo. Inverted at fully adjustable na rin ang kanyang KYB suspension. Kung bibiyahe ka sa asfaltadong kalsada, pwede mo lang ito iset sa standard. Pero kung meron kayong trail riding or dadaan ka sa mababato or off-road na kalsada, pwede mong palambutin ang laro ng shocks nito by simply adjusting the screw. Ganon din sa kanyang monoshock sa likod na fully adjustable na rin. Naka-dual disc na rin ito sa unahan at parehas ng naka-ABS ang mga preno nito sa likod at harap. Dapat lang talagang tawaging adventure bike ang RX401 dahil malayo talaga ang mararating mo gamit ang motor na to dahil sa kanyang napakalaking fuel capacity na kasya ang 20 litro. Ngayon ay pag-usapan na natin ang magiging presyo nito. Ang Cyclone RX401 ay nagkakahalaga ngayon sa China ng 31,980 yuan kung gusto mo ng merong storage box sa likod at 29,980 yuan naman para sa standard version. Kung mapapansin mo, mas mataas ang presyo ng RX401 kesa sa RE3 at RC401. At para makuha natin ang mas accurate na presyo ng RX401, gawin na lang nating comparison ang RE3. Noong dinala ng Rusi sa market ang motor na to, pumalo ito sa 270,000. Sa puntong yan, maaaring maglaro sa pagitan ng 270K at 275K ang magiging presyo ng RX401 dahil lamang nga ito ng 180 yuan kesa sa RE3. Alam kong maraming aangal sa inyo sa presyo na to dahil hindi nga naging maganda ang history ng Rusi back in the days dahil sa pagbebenta nila ng mga mabababang kalidad na motorsiklo. Kaya para sa mga Pinoy, tila ba tinanggalan na nila si Rusi ng karapatan para maglagay ng mataas na presyo sa kanilang mga motor na binebenta. Pero bear in mind na hindi si Rusi ang nagmanufaktura ng Cyclone RX401, kundi ang Zhongshen. At ang Cyclone nga ay isa sa mga high-end sub-brands ng Zhongshen. Kaya expect mo na tinadtad nila ito ng special features at siguradong may dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang presyo. At kung susuriin mo nga ang lineup ng mga adventure bike dito sa Pinas, higit na mas mababa pa rin naman ang presyo ng pambato ng Rusi. Tapos, ang ilan pa sa kanila ay hindi express legal except KTM 390 Adventure. Overall, para sa akin, props pa rin ako sa bagong adventure bike ng Rusi dahil nakikita naman natin na nag-i-improve na ang mga motor na gawang China. In fact, nakikipag-tie up na nga rin ang ilang Japanese at European sa mga Chinese company. Pero sa hulit sa huli, magkakatalo na lang talaga yan sa magiging presyo. Pag mas mababa sa 270K ang naging presyuhan ng Rusi, aba, no-brainer na talaga ang desisyon mo dito. Pero pag tinaas pa nila ito sa 270K, mapapaisip din talaga ang mga Pinoy na piliin ang ibang adventure bike na available ngayon. Hintayin na lang natin ang magiging resulta kapag nakalapag na ito sa bansa. Huwag muna nating bilangin ng sisiw hanggat hindi pa ito napipisa. Huwag muna natin itong i-judge hanggat hindi pa natin ito nagagamit or nakikita ng personal. Thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong video patungkol sa bagong adventure bike ng Rusi. Kung bago ka lang sa page at channel ko, huwag mong kalimutan na i-hit yung like button bilang suporta na rin sa akin. So paano? Hanggang dito na lang. Peace!